Oy, 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 mula kay NEWSFILES mga kapatid, ang balitang panonoorin natin ngayon. Kakapasok lang, no, General Bantag nagalit daw, no, kay Noli de Castro. DOJ Remulla, Delima, Bistado, Cessna, plane update. So, bakit nagalit si General Bantag kay Noli de Castro? Yan ang ating aalamin. Pero bago yan mga tol, huwag mong kakalimutan na mag-subscribe kay NEWSFILES mga kapatid. At syempre, kung bago ka pa lamang dito sa ating channel, huwag mo rin kalimutan na mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell mga tol kung trip mo yung mga ganitong reaction, commentary, opinion, at kung ano-ano pa. Alright, so huwag na natin patagalin to. Total, wala na rin naman tayong hinihintay na. Panoorin na natin to mga tol. Ayon kay Pangulong Bongbong Marcos, hindi tama na gamitin ang Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA ng Pilipinas at Estados Unidos sa nasabing insidente. Pero ayon kay Joshua Agpawa, Research Associate ng Philippine-China Studies Center ng Jinan University, maari raw lumala ang tensyon sa West Philippine Sea sa pagtatayo ng military bases ng Amerika sa bansa. So, kaya may kinalaman pa rin yung EDCA, no? Mahalaga umanong linawin ng Pilipinas sa China ang intensyon nito sa pagpapalakas ng military partnership sa Amerika. Mm-hmm. Hindi rin daw tugma ang diplomatic policy motto ng administrasyon sa pakikipag-ugnayan ng bansa sa Japan at Estados Unidos. Mm-hmm. Kaya kailangan daw maging maingat ang Pilipinas sa bawat aksyon nito sa West Philippine Sea. We have to find a way around this. Because if we are such close friends, such as China and the Philippines, these are not the kind of incidents that we should be talking about between the president and the ambassador to the Philippines from China. And I reminded him that this was not what we agreed upon with President Xi when I visited him in Beijing. So, samantala sa ibang balita, Remulla, dito to. Well, comment muna tayo doon mga kapatid. No? Sabi ni ano, PBBM, hindi daw dapat gamitin na yung EDCA bilang reason mga tol, no, kung bakit nangyari yung attack dito, yung insidente ngayon, yung panlilaser ng China sa mga coast guard natin mga tol, no. Pero napapansin nyo mga tol, abang lumalapit ang Pilipinas at Amerika, mas lalo silang nagiging agresibo, diba? Ditong nakaraan kung mapapansin niyo nung may bumisitang taga-Amerika, 'di ba? Sa Taiwan, 'di ba naging agresibo rin sila? Pinaradahan nila yung Taiwan mga tol nung paikot. So ganun din ang nangyayari dito lalo na ngayon nagtatayo ng mga base militar, no, sa ano, sa Pilipinas, no, sa mga teritoryo ng Pilipinas. Mas lalo sila nagiging agresibo. No, kahit na nakikipagkaibigan tayo sa kanila, 'di ba? Kahit yung nakaraang taon pinalayas, nakaraang administrasyon pinalayas nga ni Pangulong Duterte ang Amerika, 'di ba, mga Amerikano. Pero hindi nga sila nagbabago, naaalala ninyo kahit yung reaction video natin kay Solidong Kaalaman, 'di ba? Ando doon pa rin yung pagiging tuso nila, 'di ba? Talagang pinipilit pa rin nila na kanila 'yon, no, kahit na nanalo tayo, ayaw nilang kilalanin. So eto na nga nangyayari, no. Parang hindi daw tugma yung diplomatic na ginagawa ng Pilipinas at saka sa action na ginagawa naman niya ngayon sa pakikipag-ugnayan niya sa Amerika at Japan. Kaya ngayon na pag-uusapan, ako po, mukhang gera to, no? Kaya na bahala mag-react, mag-komento kung ano masasabi ninyo. Balik tayo rito kay Delima. Beijing, so... Samantala sa ibang balita, Remulla, dito tutol sa bail plea ni Delima sa ika-anim na taon ni dating Senador Laila Delima sa kulungan, sinabi ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla nitong Lunes na hindi siya tututol sa posibilidad ng bail plea mula sa kampo nito. Sa isang ambush interview, ibinahagi ni Remulla na inabisuhan niya umano ang kampo ni Delima na maghain ng petisyon for habeas corpus. Sa kabila nito, idinagdag niya na ito ay better addressed in court. Matatandaan na sinabi ng kampo ni Delima na maghahain sila ng supplemental motion for bail ngayong buwan para sa kalayaan ng dating senador. Naku po. Ano masasabi ninyo mga tol sa mga bagay na ganyan, no? No, hindi tututol ang DOJ mga kapatid. So anong masasabi ninyo dyan, no? Ay, nako-comment kayo sa baba. Act ng Civil Aviation Authority of the Philippines na kabilang sa mga tutukoy nila
ay kung bakit napunta sa bahagi ng Bulkan Mayon ang isang Cessna plane. Gayon na may notice to airmen o NOTAM sa nasabing lugar. Mm-hmm. Sa laging handa public press briefing, sinabi ni CAB spokesperson Eric Apolonio na wala umanong natanggap na signal ang Mission Control Tower ng ahensya na mawala sa kanila ang komunikasyon ng nasabing Cessna plane sa Albay. Yes, tama po. No fly zone po yan. Kaya isa yan sa determine natin kung bakit napunta yung, kung sakali mang iyan yung talagang aircraft, bakit napunta yan? Because unang-una, bago sila bilhin ang issuance ng permit, may notam po yan na bawal dyan sa area because no fly zone po yan. No fly zone pero nagkaroon ng aeroplano dun sa Mayon, Mayon. Paliwanag pa ni Apolonio na ang maliit na eroplano gaya ng Cessna ay may tinatawag na emergency location transmitter na konektado sa Mission Control Tower ng CAAP. Anya, gagana ang ELT kapag nakaroon ng hindi inaasahan na pangyayari para matukoy kung nasaan ang eroplano. Pero sa kaso ng nawawalang Cessna plane sa Albay, sinabi ni Apolonio na walang ganung nangyari matapos itong mag-take off. I don't know. Nabanggit din doon si Noli di Castro. Ay, doon doon pa yung brother Dan. Dan yung kasama ni Bigwas eh. Nabanggit din doon, nagsalita yung si Dan, brother Dan. Eh, biglang sinabi ni DJ Bantag, talo mo pa si Noli di Castro. Mm-hmm. Mamaya, yun na. Nagbiti na ng masasakit na salita si DJ Bantag against kay Noli di Castro. Baliw ka! Sabi niya, binuljak niya na. So, nung in-interview ko rin si DJ Bantag, napag-usapan namin yung Paranaque jail na yung grenade explosion na muntik na matay si DJ. May namatay na 10 mga inmates, na mga drug lords. Nako! Ito pa lang si Noli di Castro. By the way, kamag-anak ni General Katapang si Noli di Castro. Oh. Noong Vice President pa si Noli di Castro, ang senior aide niya is si Colonel Gregorio Katapang. Yan, magkamag-anak yan. Magkamag-anak daw si Noli di Castro at Katapang. Mm. So, noong nangyari na yung grenade explosion at namatay ang 10 drug lords at nabuhay si DJ Bantag, ang sabi daw ni Noli di Castro sa kanyang programa, patay yung 10, bakit buhay si Bantag? Ganon ang tanong. Ibig sabihin, gusto niyang mamatay din si Bantag. Kaya galit na galit si DJ Bantag dyan sa kamag-anak ni Goyo nga si Noli di Castro. Mm. Kaya tawag niya, baliw ka, Noli. Maganon. Nako, nakita ko yung sugat ni DJ Bantag nung grenade explosion, malalim. Yung nung fresco pa yung sugat ay pinakita sa akin yung picture. Eh. Minsan kasi kakaiba rin magsalita to si Kabayan, eh, no? So, muntik na matay si DJ Bantag sa grenade explosion na yun. Tinaya niya ang buhay niya sa pakikipaglaban sa mga drug lord. At nung nagpapagaling na daw si DJ Bantag, hindi daw, kasi mismo si DJ ang nagkwento sa akin, nagpapagaling na siya sa ospital, yung doktor niya, galit na galit sa mga drug lord, mm-hmm, sabi, dapat gumaling ka, dapat gumaling ka, ganun. Dok, bakit? Para ubusin mo lahat ng mga drug lord. Ooh. Yung pala, yung kamag-anak ng doktor na yon nasira dahil sa droga. Mm-hmm. Kaya galit na galit sa droga. Ako rin, galit na galit din ako sa droga. Mga ilang nanay na, hindi ko na mabilang, ang tumawag sa akin na sinusuportahan nila si DJ Bantag dahil ayaw na nila na mayroong pang inahan na magdusa. Kasi itong mga tumatawag sa akin, mga nanay ng mga drug victims na paslang o nawala, namatay ang kanilang anak dahil sa droga. Binoboyce out nila ang sakit ng loob nila dahil sa droga. Sinusuportahan si DJ Bantag, sabi nila, kay Bantag kami sir para matigil na tuluyan ang droga. Kaya dito na nagsimula yung slogan, kung ayaw mo ng droga, magbantag ka. Kaya pala, no? Tapos naman si SOJ Remulla, eh hindi daw tututol, no? Sa, kay Delima, no? Kung sakasakaling makalaya si Delima. Eh di ba kaya siya nakulong, no? Si dating Senator Delima. Eh dahil may kaugnayan sa drugs.
Di ba? My goodness. Eh kaya naman pala marami din mga talagang sumusuporta din no kay General Bantag. So, balik tayo sa usapan. Lumalala na ngayon and I agree. Anong magandang gawin? Mm-hmm. Nasa ating Pangulo na, ito na po ang challenge sa ating Pangulo. Overall, I support the President. Overall, satisfied ako sa kanyang performance, mm-hmm. except dito kay Boeing na ginagawa, except dyan sa smuggling ng garlic, onion at iba pang agricultural product, mm-hmm. at dito sa droga. Mm-hmm. Hindi nagawa ni PBBM yung higpit at yung kamay na bakal dati ni ano no, ni PRRD mga kapatid. Kaya sabing ganun ni General Macanas except doon sa ganung mga bagay at saka dito nga sa pagkaka-appoint kay DOJ Remulla no. Kasi di nga total si Remulla doon sa ano eh. 'Di ba? Doon sa tawag dito yung bail ni ano ni Senator Delima o dating Senator Delima para makalaya si Delima no. At hindi rin daw siya ano tawag dito sang-ayon sa performance ni PBBM pagdating doon sa yung agricultural smuggling mga kapatid. So may mga isyung maiinit talaga eh no na naiba to kay PBBM. Sa insurgency, counter-insurgency, okay pa siya. Mm-hmm. Economy, okay pa siya. Mm-hmm. Foreign relations, okay pa siya. Mm-hmm. All other aspects of governance, okay siya. Mm-hmm. Except dito sa hustisya kay Boeing, mm-hmm. na dapat magising na si PBBM na sana darating ang panahon matanggal, sibakin niya na si Boeing para maalis ang tampo. Ang pagkadismaya ng maraming bumoto sa kanya. Okay, sana maging mas matapang siya sa droga. Mm-hmm. Okay, yung statement niya again sa ICC. No jurisdiction, you are not welcome. Ganun, mm-hmm. very clear. Good. So dapat din sana sa droga yung maging matapang ang approach kagaya ng approach ng kanyang ama, President Marcos Sr. Firing squad, Liming Sing. O, di na walang mga drug lord. Mm-hmm. O, Tatay Digong, I will kill you. Ganon. Eh, dapat din ang Pangulo, ganon. Mm-hmm. Tapang ang dating, hindi yung malambot. tapos, ang kanyang PNP chief, malambot din. Na wala na, DILG, malambot din. So, ano masasabi ninyo, mga kapatid, dito sa video yung pinanood natin? No? Sabi ni General Macanas, malambot. Pati yung PNP malambot, DILG daw malambot mga kapatid, wala na lahat malambot no. So ano masasabi ninyo diyan no? Kaya pala nagagalit si General Bantag no kay Kabayan Noli de Castro dahil nung may sumabog nga daw dati insidente, bakit buhay pa kasi bakit buhay pa si General Bantag? Ayun pala kamag-anak pala ni ano no, Katapang. Yan ang sabi ni General Macanas mga kapatid. At saka comment nga kayo sa baba kung agree kayo doon sa sinabi niya. Na kung saan siya sa mga hindi agree no kay ano kay PBBM din nga sa pagiging malambot sa paglaban sa droga, dapat daw matapang, dapat daw may kamay na bakal, 'di ba? Dapat may pangil kasi may mga pangil yung mga 'yan mga tol, 'di ba? Yung sa drugs mga tol, may mga pangil 'yan. 'Di ba? Kailangan daw labanan ng pangil din, you know? Ano masasabi ninyo tungkol sa bagay na 'yan? No? Comment kayo sa baba mga kapatid. All right, hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.